Ang lakas, oh! Oh my God! Ang lakas, oh! What's up mga kapadyak? Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng thread type na cog o sprocket. To. Yan. Papaikutin ko yan. Kung maririnig nyo, yun lang yung tunog niya. Mahina kasi, di ba? Gusto ng iba, di ba? Pinapalakas yung tunog nito o yung mga malalakas yung tunog. Yung sinasabi na lang tunog mayaman. Yung malakas yung lagitik. Lagitik sa chicks. Gustong-gusto nila yung mga ganun, yung mga malalakas. Tuturuan ko kayo kung paano palakasin to. Umay wa mu shindeiru. Gagamit tayo ng pinagbabawal na teknik. Nani? Ngayon, paano nga ba ito buksan? Tuturo ko sa inyo kung paano ito bubuksan. Nakikita nyo, may dalawang butas dyan. Gagamit tayo na ito, yung pako. Tapos ito, di ba? Yung butas na yan, sakto yan dyan. Pupukpukin mo yan. Lalapag mo yan, pupukpukin mo yan pag ganun. Pero gagamit tayo na ito. Yung cog puller. Cog tool. Kailangan natin yan. Pitin natin ang vice grip. Ito. Tapos, saka natin lalagay dito. Para maalis natin. Gamit tayo ng martilyo. Pero pag bubuksan nyo, kailangan may basahan kayo ah. Kasi kakalat yung bulitas niya pag nabuksan to eh. Pakanan yung ikot ah. Para mabuksan siya. Yan. Papansin nyo, yan. Huwag na. Yan o. Paganyan yung bukas niya. Pakanan yung ikot para mabuksan siya. Lahat may basahan kayo para sasaloy niya yung mga bulitas pag nabukas na. Kasi kakalat yung bulitas pag wala kayong basahan. Baka magkulang yung bulitas niya pag nabuksan niyo na siya. So ayun, nabuksan na natin, di ba? Kalas-kalas na. Ito. Kung mapapansin nyo, ito. Meron siyang dalawang pouls. Yan yung pinaka nagpapatunog dyan. Ang gagawin natin ngayon, alisin muna natin itong dalawang pouls na to. Gagamit tayo ng flat screw na maliit para pansungkit dun sa spring nya. Yun, naalis na natin, di ba? Pinaka gagawin natin, ito nakikita nyo yung spring. Maliit. Manipis siya, manipis. Papalitan natin siya ng mas makapal na spring para mas malakas yung magiging tunog niya. Sa pang-ipit ng damit, may spring yan, pwede yan. Kaso ang mangyayari niyan, hindi siya kasya sa pouls. Hindi siya kakasya dito sa pouls na to. Kasi masyadong mataba yung spring yan. Hindi siya makakapasok. Pag itong spring na to, kinuha nyo dito sa pang-ipit na to. Gagawin nyo, kakaskasin nyo itong spring na to. Basta kakaskasin nyo ng... Pag ganyan, no, kukuha kayo ng liha. Para hindi sagabad. Gagawin nyo, kuha kayo ng kahoy at liha. Itong spring na to, para mapagkasya nyo dun sa pouls na hindi magkasya, di ba, mataba. Lilihain nyo siya ng ganyan. Hanggang sa numitis siya. Para magkasya siya dito sa pouls. Kasi hindi siya malalagay. Yan, yan. Hindi siya. Malalagay. Pwede rin kung ito kasi matrabaho to. Pwede rin kayong kumuha ng iba pang spring. Pwede kayong kumuha ng spring sa ano, sa susi, yung sa keychain. Yan, mga ganun. Yan. Sa keychain. Yan, susi na yan. Itong spring na to, pwede na yan. Kasi sakto siya eh. Yan no. Mapasok siya. Sakto na siya sa pouls. Gagawin nyo, gagayahin nyo to, yung original na spring. Pag kinuha nyo to, gagayahin nyo yan.
pwede rin yung string na yan. Ito, pwede rin itong mga ganyang string. Yan, string. Sa ipit. Pero mataba, di ba? Mabawasan niyo siya para magkasya. Kapag gagawa ka naman ng spring, pagagayahin mo to, gagamit ka ng long nose. Ito. Kukunin mo yung pinakasukat ng original na spring, gagayahin mo siya. Kailangan kopya talaga para mas maganda. Ito din mo na ganyan. Panuhol mo yun itong string na to. Simple lang. Yan, ipitin mo na ganyan. Yan. Ipitin mo na ganyan. Unti-unti tapos. Hanggang sa ma-perfect mo yung bilog niya nakapares dun sa original na string. Pero kasi meron na akong spring talaga na ginawa. Kanina pa ako gumawa. Yan. Meron na akong spring na ginawa para dyan. Makapal to eh. Nakita ko lang to eh. Spring na yun sa tabi-tabi na. Napulit ko kasi sakto siya. Sakto siya dito. Sa original na spring. Kinopya ko. Babawasan ko na lang siya ng konti. Pag ilalagay nyo na siya dito, kailangan itong pinakadulo ng spring. Yan, pinakadulo na ito. Yan. Babaluktutin nyo siya para ilalak nyo yan dito. Ibabaluktot nyo lang pag ganito. Pag nabaluktot nyo na siya, ba, nalagay nyo na. Lalagay nyo na na ganyan. Mapapansin nyo. Sakto siya. Maglalak siya dito eh. Yan. Yan. Pag sobra, yung spring nyo, babawasan nyo. Babawasan nyo ng sakto lang din siya dito. Sa pinakadulo nyan. Dito. Yung sakto lang siya dito. Sa pagputol naman itong spring na to, gagamit tayo na ito, cutter. Na. Gagawin natin pag naputol. Papabilog, papagandahin natin yung bilog na itong spring na to. Gamit na itong long nose na to. Dapat maganda yung pagkakabilog nyo para mas maganda yung magiging tunog nya, mas malakas. Diba, nalagay na siya. Ayan. Saka natin nilalagay itong pulse. Angat natin yung spring. Angat natin yung spring na ganyan. Nalagay niya yung isa, diba? Ito, susunod natin ito. Dalawa. Ngayon siya, maririnig natin siya muna pag nilagay na ganyan. Kung ano yung pinaka-tunog. Tumutunog na siya. Mas malakas yung magiging tunog niya pag nalagay na lahat yung mga balitas. Kasi magiging pantay yung pinaka-tunog niya sa loob. Pero maririnig niya naman yung pagkakaiba ng kaninang tunog. Yung stock. Napalitan na natin ng sting. Sa paglagay naman ng bulitas, dapat lalagyan natin siya ng grasa. Ito. Yan, lalagyan natin ito ng grasa. Kailangan natin gawin yan. Kasi hindi mo malalagay yung bulitas dyan isa-isa kapag walang grasa. Malalaglag siya kapag wala na ito. Yan, lalagyan natin siya. Pati dito sa kabila. Parehas lang. Nalagyan natin. Yan.
Ngayon, nalagyan na natin ng grasa lahat. Nalagay natin yung bolitas isa-isa dito. Isa-isa natin isasalpak mga bolitas. Kasi pag walang grasa yan, hindi nyo malalagay yung bolitas na yan. Nang ganyan, malalaglag yan. Puno na natin siya ng bolitas, kabilaan. Yan, nalagay na natin siya. Pero yung ganito pala na sprocket na Shimano, yung thread type na Shimano, ang paglagay pala ng bolitas niyan, dito. Baling, ang paglagay ng bolitas niya sa mga Shimano para maisalpak dito. Kasi pag ganyan ginawa mo, pag Shimano, nilagay mo dito yung bolitas, hindi mo malalagay ito eh. Ang gagawin mo pag Shimano, dito mo lalagay yung grasa. Yan, dyan mo lalagay yung grasa. Tapos dyan mo rin ilalagay yung bearing. Dito mo lalagay yung grasa sa manometa, ganito. Yan, lalagay mo ng grasa ng ganyan. Tapos dyan mo rin ilalagay yung mga bearing. Isa-isa mong ilalagay dyan. Kasi, iba yung gawa ng Shimano eh. Hindi siya sasalpak dito. Nang hindi nandito yung bolitas. Ito kasi, yung mga local na ganito lang mas madali siyang ilagay kasi dito lang talaga siya nilalagay, mas madali siyang masalpak yung Shimano kasi dito eh. Yan, dito yung Shimano, ganyan lang siya. Nalagay na natin, diba? Matibigin natin yung pinakatunog niya, diba? Ito yung tunog niya dun sa tanim na. Tapos ilalagay natin tong dalawang spacer na to dito. Kasi pagbukas niya, mayroong mga ganito yan eh. Lagay niyan, importante yan para makakaikot ng maganda. Ang pagbalik na ito, yan, ganyan. Ang ikot naman niya ngayon, pag ibabalik mo, pakaliwa. May dalawang butas yan, di ba? Dalawa siyang butas. Pakaliwa, yan, ganyan ang higpit niya. Gagamit ulit tayo neto yung para sa kag, yung tool ng kag. Importante to, bili kayo neto sa bike shop, makakabili kayo neto para pangalis nyo rin dito sa sprocket. Yan, nalak na natin siya. Nagamit ulit tayo ng pako sa kamartilyo. Yan, pukpukin nyo lang siya sa kaliwa. Baba natin para mas mapukpok ko ng maayos kasi gumagalaw yung camera eh. Nakapatong din sa lamesa. Pupukpukin nyo lang siya pakaliwa yung ikot ha, para maglock kasi pakanan yung ikot niya pag mabukas. Ayan, nakalock na siya. Okay na, palakas na natin yung pinakatunog niya. Maririnig nyo, yun yung tunog nyo, ibang iba sa kanina. Ito yung tunog ng hindi pa na-edit. Ganyan siya. Ngayon, ito na yung tunog. Ang lakas oh! Oh my God! Ngayon natapos na natin yung edit at nagamitan na natin ng pinagbabawal na technique yan. Naririnig nyo, di ba? Yan na yung tunog nya. Gagawin natin, ilalagay natin niya yun sa bike para maririnig talaga natin yung pinakatunog niya pag umiikot yung gulong. Ito, ito na yung na-edit, di ba? Ilalagay natin dito para matesting natin yung pinakatunog. Ito yung tunog na ito, papaikutin ko. Ayan, yan yung pinakatunog kapag stock. Ngayon, lalagay natin to dyan para malaman natin kung ano yung pinakatunog. Babaklasin ko siya ngayon. Sa pagbaklas na ito, gagamit tayo na ito. Itong tool para sa kag, may nabibiling ganito sa bike shop.
Sabihin niya yung pantanggal sa sprocket. Sa thread type na cog. Yan, papasok mo ganyan. Tapos pipilitin mo na ito. Mas madali kasi matanggal pag may gamit ka. Natanggal na natin to. Ito yung pinaka-stock na sprocket. Yung hindi pa na-edit. Ito yung pinaka-tunog niya. Yan, ganyan. Tapos ito yung in-edit ko kanina. Kaparinig ko sa inyo kung ano yung tunog niya. Dun sa stock. Ang lakas oh! Diba? Diba? Ang lakas oh! Tingnan mo yan oh! So ang gagawin natin, ilalagay na natin itong naka-edit na to dito sa bike na to. Ngayon na ilagay na natin, papakinggan natin yung pagkakaiba ng tunog nilang dalawa. Ayan. Yan yung pinakatunog kapag stock. Ito naman yung tunog kapag na-edit na. Ang lakas oh! Oh my God! Ang lakas oh! Yan yung pinakatunog niya. Ibang-iba siya dun sa stock na tunog ng sprocket pag hindi pa naka-edit. Ang lakas, no? Tingnan mo yan, oh. Oh, ang lakas. So, ayun, mga kapadyak. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Sana may natutunan kayo sa mga tinuro ko. Mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ko para updated kayo sa mga pinagbabawal na technique. Ano pang iniintay nyo? Gawin nyo na! Peace out. Thank you. Ang lakas oh!